ay purihin manan niya ay dahilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng dami, dagat at lupa, ng buwan na araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawiri. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo po kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan, sa tanging pag-asa namin ikaw ang nagbibigay. Kami tangkilikin mo at laging sumubaybay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nakarating sa pandinig ng Reyna ng Seba ang mga balita tungkol kay Solomon. Kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng malalim na katanungan. Dumating nga siya sa Jerusalem na may kasamang maraming abay at may dalang katakot-takot na kayamanan. Mga kamilyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango. Napakaraming ginto at batong hiyas. At nang makaharap na niya si Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat niyang tanong at wala isa mang hindi nito na ipaliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga pinuno at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuotan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na inialay niya sa templo, hanggang-hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita. Kaya't sinabi niya sa hari, totoo nga pala ang lahat ng narinig ko tungkol sa inyo. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit, ngayong makita ko ang lahat, ay napatunayan kong wala pa pala sa kahalahati ang ibinalita nila sa akin. Sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa inuulat nila sa akin. Mapalad ang inyong mga asawa,
Mapalad ang inyong mga tauhan sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin ang Panginoon, ang inyong Diyos na nagpala sa inyo at nagpaluklok sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamamahala dito at magpairal ng katarungan. At ang hari binigyan niya ng halos 5 toneladang ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailan may hindi matumbasan sa dami ang pabangong iyon na bigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Madiwa kapag mangusap ang mga matuwid at ganap. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang iyong sarili sa Diyos mo'y lagak, pag nagtiwala kay tutulong ang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang mga matuwid madiwang mangusap at ang sinasabi nila'y pawang tumpak. Ang utos ng Diyos ang nasasas puso. Sa utas na ito'y hindi lumalayo. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligaling. Ililigtas sila kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsanggalang sapagkat sa puot, nangungubling tunay. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Amang Diyos ni Jesu Kristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinhaga. Kayo man ba'y wala ring pangunawa, tugon ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi nagpaparumi sa tao ang kinakain niya? Sapagkat hindi naman pumapasok sa iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idudumi. Sa pagsasabi nito ay para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kainin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos.
sapagkat sa loob ng puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya sa namakiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirampuri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao na siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Maganda po mapansin natin ng buo ang kwento ng Ebanghelyo natin. Karugtong po ng Ebanghelyo ho kahapon. Pinuna ho si Jesus, ng mga Pariseo at Eskriba ang mga alagad ho ni Jesus dahil sila'y kumain ng hindi naghugas. Para ho sa mga Hudyo ay meron ho lagi sila tinatawag na ritual washing ng kamay at ng mga gamit para maging malinis. Pero magandang tignan na sa ating Ebanghelyo, si Jesus ay nagtuturo sa kanyang mga alagad at sa kanyang at sa mga nakikinig sa kanya kung ano ba ang nagpaparumi sa tao. Ang paniniwala kasi nila, kapag kumain ka na marumi, magiging marumi ka rin. Kaya kailangan lahat ng kakainin mo ay malinis. Pero ang sabi ni Jesus, hindi sa panlabas sana, kundi let's go straight to what is more important, the matter of the heart. At ito sinasabi ni Jesus, hindi yung kinakain mo nagpaparumi sa'yo, kundi ang lumalabas na nagmumula sa puso mo. Ang lumalabas sa iyo, yun ang nagpaparumi sa'yo. Yun ang gusto sabihin ni Jesus. Kasi mula daw sa puso nagmumula ang pagkaingit, ang paninira ng kapwa, ang pandaraya at panlalamang at pang-aabuso sa kapwa. Nagmumula daw, sabi ni Jesus, sa puso ng isang tao. Kaya 'di ba sa ating sa ating pagninilay, pag tayo ay nagnanais na magsisi, ang tinitignan natin yung puso natin, may puwang ba ng pagkaingit sa puso ko? May lugar ba ng pagkapuot sa puso ko laban sa kapwa ko? At dahil sa pagkapuot na yon, sinisiraan mo na lang siya. May lugar ba sa puso mo na kailangan ikaw ang nasa taas at ang iba ay nasa baba mo? Sabi ni Jesus, yun ang nagpaparumi sa tao. Kaya maganda rin para sa atin bilang Kristiyano, tinuturo ni Jesus, dito nanggagaling ang nagpaparumi sa tao, so anong gagawin natin? Lilinisin natin ano yung source ng kadumihan. Kaya hayaan natin sa ating pagdiriwang ng Eucharistia, hilingin natin kay Jesus, lalinisin ang ating mga puso at isipan. Panibaguhin ni Jesus ang ating puso at isipan na sana'y wala ng puwang ng karumihan, ng kasalanan at masasabi ating makamundong pag-iisip. Ang tinuturo ng mundo ngayon, kailangan lumamang ka ng kapwa mo para makaangat ka. Kailangan mo tapakan ng kapwa mo para makaangat ka. Yun ho, naririnig ho natin, yun ang tinuturo ng mundo. Pero maganda tignan, ano ba ang turo ni Jesus? Kaya ang paraan ng paglilinis ng puso at isipan natin ay punuin ng aral at turo ng Diyos ang ating puso at isipan. Hayaan natin ang salita ng Diyos ang luminis sa ating kalooban. Luminis sa ating maruruming pag-iisip. Luminis sa ating maruruming at makasariling intensyon. Luminis sa ating puso na nababalot ng galit, puot at sama ng loob. Hayaan natin ang salita ng Diyos
ang luminis nito. Nang sa gayon, buong puso tayong makapamuhay nang naayon sa kanyang salita. Buong puso tayong makalakbay kasama si Jesus sa kabila ng ating kahinaan. Hayaan natin si Jesus ang luminis sa buhay natin. Allow God, allow His Word to cleanse your heart, your lips, and your mind. Itong hilingin natin, itong ipakiusap natin sa Panginoon ngayon, na Siya ang magdala sa atin sa kalinisan at kabutihan. Hindi ang pumapasok sa katawan na nagpaparumi, kundi ang lumalabas sa ating bibig na nagmumula sa puso at isipan. Ipakita natin sa Panginoon ito, lagyan ng liwanag nang sa gayon ang dilim ay mapawi. Lagyan ng liwanag nang sa gayon makita ang dumi para ang dumi ay malinis. May naglilinis ba dito ng bahay na madumi, na madilim? Naglilinis ka ba ng bahay mo kung madilim? Diba, pag maglilinis ka ng bahay, bubuksan mo ng ilaw para makita mo kung nasaan ang dumi. At hayaan din natin ang Diyos ang magbigay liwanag, ituro sa atin kung saan kailangan ng paglilinis sa buhay natin. Allow God to walk with you. Allow God to cleanse you and purify you. To purify our hearts and our minds. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, para sa mga Kristiyano, wala nang iba pang batas maliban sa batas ng pag-ibig. Manalangin tayo para sa ating katapatan sa batas na ito. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating simbahan, naway laging mapanibago at dalisayin ng salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tayong lahat, naway magdulot ng pag-asa sa mga nanghihina ang kalooban sa pamamagitan ng ating pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga puso, naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa upang sumamba tayong lahat sa Espiritu at katotohanan. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang mga may sakit at nanghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan ng pag-ibig at habag ng Ama. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Makalangit na Ama, gawin mong dalisay ang aming mga puso upang hindi kami mawalay sa aming minimithing mahalin ka ng higit sa lahat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Sa amin magigtong
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay maging aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mo siya'y iwastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito. Upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyong. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan ng araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Isamba sa Diyos ang mabuti gawin at manda ang tanglitan sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakanta. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga. Pag nag-iwalay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghali tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamta. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili po ito sa ating opisyal. Mabibili rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana na ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkait inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang, kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay,
upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Matayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luluwag natin ang amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.